us. It is better to have a mistake that makes you humble rather than an achievement that makes you arrogant. Ang ganda po, mas maganda, mas mabuti na ikaw ay nagkamali pero ginagawa kang mapagkumbaba at habag kesa sa ikaw ay nagtagumpay na ginagawa ka namang hambog at mayabang. Why is it better to be humble rather than proud and arrogant? This is the reason, and remember this, because humility comes before grace, and pride comes before a fall. Pag ikaw ay marunong magpakumbaba, itong nangunguna bago ka makatanggap ng grasya. At ang iyong pagkabagsak ay dahil yan sa iyong kataasan, dahil yan sa iyong kayabangan. Ang unang paglalayag po ng Titanic ay noong 1912. At alam niyo po kung ano yung sinulat nila sa periodiko, sa mga dyaryo. Doon sa headline mababasa mo, Titanic, the ship that God could not sink. Ang barko na kahit ang Diyos hindi niya mapapalubog. And what happened? Ano pong nangyari? The first trip of Titanic was a disaster. Ang unang paglalayag niya na sinasabi nila kahit ang Diyos hindi niya masisira, hindi lulubog sa dagat, lumubog. Napakaraming tao ang namatay. Ang mga naligtas, mangilan-ngilan na mga babae at mga bata. And this is telling us something. This is teaching us something. To be careful of the sin of pride. Mag-ingat ka sa kasalanan ng kayabangan. Dahil ano ang makakapagbagsak sa iyo? Ito ang iyong kahambugan. Ito ang iyong kataasan. You may not be perfect. You may sin. You may have done something wrong. Pero kung marunong ka magsisi at magpakumbaba, God loves that more other than you're being successful, you're performing righteous deeds as Jesus says in the gospel, and yet you are doing that because you are boasting. Pride has no place in our faith. Pride has no place in prayer. Pride has no place in loving, in giving, in sharing. Amen? Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay tumutulong, huwag mong ipapamuka sa mga tao, huwag mong sasabihin sa mga tao, huwag mong ipagmamalaki sa mga tao. Pag ikaw ay nagdarasal, huwag mong ipapakita sa mga tao. Pag ikaw ay nagsasakripisyo at nag-aayuno, huwag mong ipapahalata sa mga tao. Kasi kung pinagmamalaki mo yung ginagawa mong kabutihan, oo, mabibili ba mga tao sa'yo? Pero nasabi ng Panginoon, hindi bilib ang Diyos sa iyo. Alisin mong kayabangan sa iyong puso. Bakit? Babalik sa iyo yan. Nung bata-bata po ako, na pari, tinatawanan ko yung mga matatandang kaibigan kong pari kasi palaging sumasakit yung paa nila. Bakit hindi ka matatawa? Kasi may dalang tungkod. Hindi pa naman ganong katanda. 40 years old, 50 years old, may tungkod. Bakit? Masakit yung paa. Arthritis. Medyo tinatawanan ako kasi pag nagmimisa, nakatsinelas. Sumasakit po yung paa. At hindi ko po makalimutan yung sinabi sa akin nung isang kaibigan kong pare. Sabi niya, sige, tumawa ka lang kasi mararanasan mo din itong nararanasan namin. Sabi niya, patawa-tawa po ako. Pero doon po ako nagkamali. Bakit? Eh wala pa man po akong 40, sumasakit na yung paa ko. Ayaw ko lang pong aminin. Ayaw ko lang pong gumamit ng tungkod. Pero yung kayabangan ko, bumalik sa akin. Nilunok ko rin yung sarili kong pride. See? Yung iyong kataasan, ibababa ka ng Diyos dyan. Kaya mag-ingat ka. Pero pag ikaw ay nakakaranas din ng sakit, anong ibig sabihin mo? It is God's way to make you humble. When you feel pain, when you have a certain problem, it is God's way for you to be humble. Kung paano po si San Pablo din, sulat niya ito, I have a thorn in my flesh. Meron akong tinik sa aking laman. Pero bakit ako binigyan ng ganitong kahinaan ng Diyos?
so that God's grace will be enough for me. Dito natin marirealize na lahat ng nasa buhay natin ay grasya. That is what Saint Teresa says. Everything is grace. And you will not realize that if you're arrogant, if you're proud. Remember, humility comes before grace, and pride comes before your fall.